So ayun, naboboring na ako sa buho ko. Ang dry. Yan. So magkukulay ako ng dark brown. Kasi para hindi siya masyadong halatang dry. Try. So ang gagamitin ko is organic brand. Ayan, organic. Kailangan natin ng 20% na volume. Tapos organic colorant. Ang shade nito is 330. So that is dark brown. So kailangan din natin ng brush and ng lalagyan. Syempre kailangan nating mag gloves kasi yung color na dark color mahirap siya tanggalin lalo na sa mga gilid-gilid at saka sa kamay. So first of all, saka tayo ng gloves. So dahil sarado yung mga salon, kailangan nating magsarili ng kulay. So tuturuan ko kayo kung paano mag color ng tayo lang. So yung lalagyan, tansyahin lang natin kung gaano karami yung kasya sa hair natin. So yung organic kasi hindi siya nakakadry ng hair kahit paulit-ulit siyang kulayan. Tsaka sobrang malamig sa anit. So hindi siya masakit. Kaya ito lagi yung ginagamit ko. So ito, bawas na siya. Kung gaano kadami yung oxidizing, ganun din kadami yung colorant para ayan. So do the mixing. Kailangan mag-mix siya ng bonggang-bongga para ayan. So ito, halo-halo. Oh my god, magbablock na naman ako. Hindi pa naman bagay sa akin yung itim. Kasi yung dark color, ang dark brown kasi is close to black. But hindi naman siya totally magbablock sa hair ko. Kasi may kulay siya. So, ayan. So, ang lamig sa anit. Oh my god, mag-iitim ako. So kaya mo naman yan ng section na section kasi maikli lang yung hair ko. Pag girls, medyo mahaba yung buhok. Hatiin lang sa apat. Tapos especially malagyan yung loob. Tapos itong the rest na nasa baba, kahit mamaya mo siya lagyan. First step kasi, lalo na pag mga maitim sa roots, is yung rooting muna. Kaya nag-iitim na siya. Ang dark color, sobrang bilis na mag-achieve. Lalo na pag may kulay yung buhok. Igilid natin siya.
So, ayun. Sobrang lamig talaga pag organic yung ginagamit. Kaya sa salon ko, organic ako lahat eh. So dahil nasa tuktok lang naman yung buhok ko, sobrang bilis lang nito. Ayun, nangangalhati na ako. Ang tagal kong hindi nagkulay. So dahil naka-quarantine tayo ngayon, walang mga bukas na salon, yung mga gustong magkulay, ayan, step by step, kung paano magkulay. Ayan na, umiitim na siya. Sobrang bilis lang nito. Tapos pag di ko nagustuhan yung itim, magkukulay ulit ako. So dahil si dark brown is sobrang hirap talunin na kulay, I need to bleach it again using Blondiplex na may yung bleach ni ano ni organic, sobrang ganda. Ang bilis niya mag-lift ng color. Tapos, hindi siya nakakasira ng hair. So, ayan. Pag nalagyan na yung buong loob ng hair, i-comb natin siya para naman malagyan yung upper part niya. Comb pabalik-balik yan. Nakikita nyo na nagda-dark na yung hair ko paunti-unti. Especially yung naunang nalagyan. Ayan. Nakikita nyo hindi siya ganun kaitim. Kasi may kulay na yung hair ko. Pero kung dark kasi, dark yung base color mo, tapos dark brown yung ilalagay, it's close to black. Kasi si dark brown usually kinocolor siya sa may mga white hair. Kasi siya yung magko-cover ng puti. So, parang feeling ko naman itim na siya. Oh my god, itim na nga. Nakikita niya itim na yung kulay niya. Ang bilis lang, no? Sobrang bilis lang. So, habang inaantay natin siyang mag-color lahat. Kasi si itim, usually 15 minutes lang pagkatapos mag-apply. Pwede na i-rinse. Ayan, itim na siya. So, I need to rinse. I'll be back. So, magre-rinse na ako. Ganun lang kabilis, sobra. Kasi nga, dark color siya. Pero, lilinisin ko muna yung noo ko kasi may kulay siya. Wala siyang kahapdi-hapdi, promise. Tsaka malamig siya sa anit. Tanggalin ko lang yung may mga... Dapat tanggalin muna yung mga residues sa ano, sa noo. Kasi sobrang hirap na tanggalin pa lang. So,
Ayan, leave it for 15 minutes and then nanabanlawan ko na siya, ang itim. Ayan, so I'm gumamit ako ng ano, ng organic Moroccan argan oil. Sobrang lambot niya at saka ang ano, ang lambot sa hair at saka mabango. So nakikita mo yung color ko na totally dark kasi nga may base color ako na light. So nag-change na ako ng color. So eto na yung final product niya. Dark. So thank you for watching.